me run before and climb up into a sycamore tree to see him. For he was to pass that way. Muna, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when he saw it, they all murmured, saying that he was gone to be the guest of a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by a false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day salvation come to this house, for so much he also is a son of Abraham. Sabay-sabay. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong masalita again. Sa bawat sa amin dito, especially sa inyong pagsama sa amin. As always, Panginoon, ang panalangin namin, kayo po ang manguna. Para po kami po ay matuto. At maasagawa, Panginoon, ang kalooban niyo sa aming buhay habang kami andito. I pray na ang topic namin ngayon ay mga nadagdag pa kayo sa aming kalaman, hindi lang po, Lord, sa inspired din po kami, Lord, mga medyo na ay tinatamad, Panginoon, or nanahadlangan, Panginoon, soul winning, I pray, ma-revive po ang desire na yan. At yung ibang nag-soul winning na dati pa, na either minsan natisod doon sa iba, namimili lang kami minsan. Dahil kayo pa nanakitid din naman, minsan may mga hard case, Panginoon, especially ngayong topic namin, ay makita namin na kayo po ang dapat masunod. Minsan, even mga mahirap na taong maligtas, Panginoon, may kita namin dito, hindi pala imposible. At I desire din namin, Panginoon, yun, kami rin po yung mag-rejoice with them, pag sila po yung naligtas. At passive din nga po, Lord, yung minsan yung mga mahirap maligtas, gagamitin nyo naman, katulad ni Paul. Ito lang sa chaos, Panginoon, I pray. Matutong bawat isa, maintindihan po namin. Sa puso namin, Panginoon, ma-inspire kami at tumimo sa aming mga puso, Lord, at utak ang inyong mensahe ngayong umaga. Again, kayo magpatawad sa aming maraming kagugulang, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat mga blessing, Panginoon. But today, we pray for blessing sa pangunawa ng salita, Panginoon. Again, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good morning sa lahat. This time po, iniingi ko po again. Wala na muna dyan sa gilid, sa likod. Para maayos po tayo, saglit lang. Para relax tayo dito kayo sa ano. Pangit na may blanco sa ano, eh, sa unahan. Ayan, dito ka na, Juliana. Ayan. Sige na po, para bes, naka-record na tayo. Okay, so ang title po natin ngayong umaga. So again, ito po yung game part sa ating series. Last time, yun tayo dinagdag dyan, no? The soul winning. Mga message po na mag-inspire sa atin, mag-win ng souls. Mag-witness. Amen? Amen ba? Amen. Kasi minsan, yes, may ano tayo, seminar, kaso minsan nakukuha talaga inspiration sa salita ng Diyos, tsaka preaching ang salita ng Diyos. So kaya ito po yung ating series. Now again, ang title po natin, To Seek and to Save. Very famous verse sa Luke 19:10. Pero ang ating medyo subtopic ngayon is, subtitle din is, When Winning Souls Can Be Hard and Easy. Okay? Tagalog, papaanong dapat alam natin, minsan pag mag-soul winning, minsan mahirap, minsan madali. Okay? When Winning Souls Can Be Hard and Easy, yung subtopic natin. Kasi yung To Seek and to Save, talagang ang Panginoon napunta dito. Kaya sikat yan eh. Lagi kinu-quote yan. Yan ang mission statement ni Jesus. Doon mamayang hapon po, kung abutan natin yung another part niya sa Matthew naman. Pero ngayon, ito po yung sikat. Sa Tagalog, ang Panginoon daw ay napunta dito para hanapin at iligtas yung mga nawawala. So itong nawawala, ito alam natin, ito yung mga ano, hindi lang nawawala sa kung saan, sa church, hindi lang ganun. Mga hindi paligtas yan. Kasi pag hindi kaligtas, di mo alam kung saan pupunta eh. Kaya nawawala ka. Okay, yan po yan. Again, objective natin para tayo ay mahalin ulit natin at maging persistent na tayo sa soul winning. Kasi bisang ganun, nagumpisa ka na maayos, later, nakita mo, ah, yun na pala yun. Yun na pala yun.
May naligtas na kaluluwa, yun lang yun. Importante yun sa Diyos, mahal niya yan. Importante yun sa tao na yun. Okay? So, hindi yan na minimize. Eh, kaso nga, eh, basta naka-isang libo na ako eh. Eh, buhay ka pa eh. Anong gusto mong gawin sa the rest of your life? Sige nga. So, sana ngayong umaga, series natin, lalo tayong mag-ano pa, mahalin natin yung mga kaluluwa. I mean, hindi yun yung tipong labas lang sa ilong. Kasi, again, minsan tinapahinga nga yung mga Catholic bad eh. Tsaka, bubisit ako na ewan eh. Yung documentary kay, kilala niyo ba si Mother Teresa? Parang nami-minimize tayo dyan kasi in-evangelize daw niya. In-evangelization ba yun? Di nga sigurado kung may Diyos eh. Tingnan niyo yun. Di sigurado may Diyos, pero million-million yung dinodonate sa kanya. Kasi nga, drama niya eh. Kasi siya madre, at mahina na siya. At tinutulungan ko yung mga mahirap. Yung drama niya sa buhay. Ngayon, ang dami, kinikilala siya. Kahit mga, minsan, mga ibang Kristiyano, kinokot pa si Mother Teresa. Mother pa. So, pag pinag-aralan niya, may visit kayo. At, ang dapat maging response natin dyan, ano dapat? Isa sa mga dapat response natin dyan, binababoy nila yung gospel, pero sila yung nakikita ng mga tao. Kala tuloy yung mga tao, yun ang totoo. So, dapat ang response natin dyan, lalo tayo dapat magsipag. Kung alam mo, andito yung gospel at pwede sila maligtas at that instant, pag sinira mo sila, pwede. Paano sila, parang nawawala. At talagang nawawala yan pag hindi yan ligtas. Amen? Masana ganun tayo, minsan hindi ko na ina-emphasize to kasi nga, soul winning church tayo. Kulang pa ba yan? Nilagay natin kasi talagang ina-emphasize kasi nawawala sa iba eh. Iba, King James nga, fundamental nga, independent nga, salamat. Kasi soul winning, wala. So, pag naintindihan nyo yan, sana, mahalin ulit natin soul winning, amen? Again, iba naman, okay naman, iba, hindi pa masyado, iba, syempre, may promise, nakikinig ko yun, naututo kayo, pero minsan hindi nyo pinupursue, amen? Kaya, umpisa na, amen ba? Amen. Gising pa ba kayo? Kaya nagbala ako tayo eh. Dagdag isa pa nga ang order. Espresso, double, anong tawag nila doon? Triple, ano man yan. So define po muna natin na yung mga basic. Baka umabot na naman ng hapon to, ewan ko. Pag sinabing seek, natin hinahanap. Pero hindi lang basta hinahanap eh. Parang ito yung topic natin ng ano, di ba? Kaya sa mga bata kasi yun, yung seeking the Lord early, di ba? So, ulitin lang natin. This time, ang ating focus po, soul winning. Sinabing seek, hanapin. Iba naman nagtatanong. Hinahanap ko nasan ba si ano? Nga po, hinahanap namin si Ate Nida. Ano ba yun, Nida? Ate Nida. So, pwede yun. Pag sinisik mo, hinahanap mo. Pero ang isa pang ano dito, sabi dyan, request, discover, try to discover, go in search of, hinahanap mo. Okay? To be sought. Asa na ba isa dito? Hinahanap ko isang mga synonym po niyan, yung sinasabing pursue. Okay, lalo pag hinahabol mo yung criminal, di ba? Hindi yan madaling hanapin, nagtatago. So, dami mong ginagawa, hindi ka lang naghahanap, ay wala, okay na, uwi na ako. Ang ginagawa, iniimbestiga nila saan ang galing to, sinong kilala nito. Amen? So, pag tayo naghahanap tayo sa Panginoon ngayon, dapat involve yung utak natin, hindi pwedeng hindi. Ngayon, ganun din naman, pag ang ditong topic natin kay soul winning, ha, hinahanap mo, pinupursue mo yung kaluluwa, gusto mong maligtas. Ganun niya, ganun ginawa sa atin ng Panginoon, doon din dapat tayo. Ano yung save? Alam na natin to eh. Basta, iligtas, sa kapahamakan, okay, sa context natin, hindi nung deliver from sin, pero from hell. Magkano kay importante yun? Pastor, nahay ko na, bata pa ako eh, narinig ko eh. Salamat nga. Mag-focus tayo sa ibang definition. Pag sinabing pursue, hinahabol, hinahanap, at pina-follow up, ibig sabihin talagang hinahabol mo.
So kung pinupursue mo yan, yung mga tao, hahanapin mo yon. And then, kung anong gusto mong gawin. So maganda, find and employ measures to obtain or accomplish. Seek a goal. Pursue a goal. Amen? Parang kayo, nag-aaral kayo. Ba't kayo nag-aaral? Bumagsak ka, ulit ka ulit. Kasi may hinahabol kang, hindi lang diploma, di ba? Diploma, papel lang yun eh. Ang hinahabol mo talaga dyan, skills, di ba? Learning, pero ngayon yan, mga nahiging ano yung mga yan, minsan. Ang goal lang, makapasa, and then makapasok. Minsan, yung tamang education, wala. So anyway, yan, pursuit. So dapat, ang pag-usapan natin, pursuit natin yung soul winning, kaluluwa. And then, lagay natin sa goal natin, persistent. Sinabing persistent, hindi lang yung nakaisa ka, nakadalawa, okay na to Lord. Sabi kasi yung mga preacher, ganitong banat eh. Totoo naman, kaso kulang. Sabi na, kahit isang kaluluwa lang, ngayon to, oh, ganun po yun eh. Diba, may time preaching na ganun, the value of one. Tama naman yun, para sa mga nagsisimula. Amen? Kung nagsisimula ka, hindi ka pa nakaka-win ng isang kaluluwa, dapat yun ang panalangin mo. Lord, gamitin mo rin ako, pwede pala yung ginagawa nila. Gusto ko rin, makawin ako ng isang kaluluwa lang. Kasi po tari ka, so pag nakaisa ka na, nakadalawa ka na, ayaw mo na. Lalo alam natin na nagde-depend minsan yung, parang kanina umaga sa Sunday School, di ba? Pag maraming ligtas, yung nation mismo nabe-bless. Pag kinalimutan ng Diyos, impyerno. Ba't impyerno? Eh kasi nga, kinalimutan mo yung Diyos, anong papalit mo dyan? So maraming pupunta sa impyerno pag wala nag-soul winning kasi hindi na hinabol, hindi na pinursue. Yung kalooban na Diyos sa buhay nila, nasarap pa na lang ang puro, praise the Lord, meron kaming ganyan, praise the Lord, ganyan. Hindi magandang ano yun, lalo sa atin pag ang kalooban ng Diyos na pinapursue natin, hindi tayo dahil contento na sa isa, dalawa, hindi na dadagdagan, bumabagal pa. Kaya next time, lalagyan din natin ng graph yan eh. Bumibilis ba? Kasi minsan, okay, meron ka na, pero bakit bumabagal? Gumaganyan, no? Sa amin ba, kompleto yun eh. Pag nakitang bumababal, bakit? Tatanungin kami, wala nang problema, wala nang import na problema eh. Ba't bumababa? Tingnan mo. Ganon sa amin eh. Ganon din dapat tayo ito. Ba't bumababa yan? Eh, dapat dumadami soul winner. Dapat gumagaling, bumibilis, nagiging effective. Ba't bumabagal? May problema. Amen? Amen. Eh, dapat persistent tayo. Masipag ka dati, masipag ka next year. Lalo na, kung talagang ano, huwag kang mag-asawa kasi kaluluwa yan eh, nag-asawaan ba yun? Napunta sa langit yung kaluluwa, nagsawa ka na. Ano say-say nun? Sige nga, ano pinalit mo dyan? Kaya kahit sa atin sa church, pag may ano, yan tanong ko lagi. Doon iba na open. Ah, may ginawa po ako eh, nung ano, kaya hindi ako matin. So, minsan ayaw mo nang pakialam kasi wala naman minsan tayong pakialam doon, di ba? Pero minsan natanong ko ano yung pinalit. Para ma-realize niya rin, bakit ka wala sa church? Ano yung pinalit mo? Yung mag-iisip na yan. Ngayon, mga bata kasi, ganun lang eh. Nakatap, naka-level, ano ako, so, naka-level 50 ako. Natapos ko yung campaign. Alam ko rin niya, mga yan, ha? Nakaka-addict minsan yan. Yung iba naman, yung mga binge, ha? Nanonood, di ba? Binge, ano? Binge watch. Magsasubscribe sa Netflix. Sana malugi na yon. No, si Shana ngayon, ano eh, Netflix Junior. Ang gagaling talaga itong mga ito eh. Pero YouTube lang kami. But anyway, ba't wala ka kanina? Basto, tinapos ko yung series ng ano eh, yung series ng, ano man yung series na yan. Itong series natin, tapusin mo! Amen! Nakita nyo ba yung series natin? Libo na yung video natin, may soul winning, may antay mga seminar natin, yun, tapusin mo. Natuto ka pa. Amen? Kompleto yun, tingnan na natin, wag na. Ang dami, hindi ka na mabilang, kasi nahihirapan na ako i-search eh. Eh sa Rumble, ang hirap i-organize. Kung gusto mo talaga matuto ako, ganyan ang ginawa ko eh. Alam ko, medyo nahuhuli na ako, salamat, may nag-upload sa YouTube, series yun, Revelation. Daniel, Jeremiah, mabira, pinakinggan ko lahat yun. Kaya tuwan-tuwa naman ako, kahit sak yan. Okay lang, traffic. Ano? Okay lang, traffic. Sige, ganyan lang ako. Natatapos ko yung buong series kasi binigyan ko ng time. Amen? Amen. Yung Bible, tapusin niyo yan. Sabi nga, kausap ko nung isang araw,
Gusto magpasto, ilang beses mo na ba? 5 beses pa lang. Ang tagal ng Kristiyano nun. Hindi ako mapaniwala, naawa kang ewan. Sabi ko, ha? 5? Baka hindi mo pakilala si ano. Si Noah, ay, Noah, kilala natin. Sino mga ano? Inabangin ko last time. Ang gaganda ng kwento sa Bible, hindi mo kilala. Kasi hindi mo pinursu. Hindi mo pinursis. Ang hirap niyang basta. Dadali yan pag magaling ka na. Pag sanay na sanay ka na, kita mo na yung mga lukay na sigmura ng mga tao. Iba-iba yan, kaya yung nagpapahirap dyan eh. Pero pag nakabisado mo na, nakalibo ka na eh. Ano pang, hindi naman siguro ganun karami ang klase ng tao. Amen? Kahit mag-abroad ka, ganun ang tao. Kailangan natin ng Panginoon. So, ano pa? Itong dalawang term, no? Isa sa ating subtitle, again, sabi dito, winning souls, when winning souls can be hard and easy. Lagi sinasabi siya, alam nyo na ito eh. Ang soul winning, pwedeng maging mahirap, pero pwede rin maging madali. Amen. Ang problema yung manakata, ang hirap naman niya, pwedeng maging madali. Sa tamang paraan, nakakita ba kayo nung sa news feed ko ulit, sorry ah, may mga nagmamalaking ano eh, mga engineer naman to. Mapakita sa'yo, ang galing nung pagkakahati dun sa metal, pag tinignan mo siya, pag swak na swak, paano na, ano yun, pag tinignan mo siya, parang walang, kala mo buong buo, tapos biglang maghihiwalay. Kasi may mahirap yun, di ba? Paano mo sahatiin na, ikaw nga, pag naghati ka niyan, kung marunong ka magkarpintero, nilalagyan mo na allowance yan, eh, kung gusto mo sakto-sakto. Pag sinukat mo ganun, may allowance yung hati mo. Nakaka-relate ba kayo kahit sa papel, ginagawa niyo yan. Pero siya bakal eh. Paano, so may mga bagay na mahirap, pero nung sinabi niya kung paano niya ginawa yun, hindi na pala mahirap kasi meron siyang, may tool siya na magaling, tsaka meron siyang paraan. So yung isang bagay na mahirap, pwedeng maging madali. Soul winning, mahirap yan, pwedeng maging madali. Amen. At dapat maging madali kasi hindi tayo makakarami. Kapalagay niyo, ang Diyos ay kunwari, ilan ang nilikha niya, kunwari nilang 10 billion. Obviously, lagpas na dyan ang mga tao, di ba? Namatay, nabuhay. Kung ang Diyos, ang ginawa niyang tao, rating 10 billion, napunta sa impyerno, 9.5 billion. Anong tingin mo dun? Parang loser siya, di ba? Parang, obviously, hindi. Pero parang eh. Sana kung gusto natin talagang i-honor ang Diyos, dagdagan naman natin yung bilang na yun. Amen? Amen ba? Amen. Sana hindi kayo papayagin yung mga... Dumuna tayo sa mga company. Ganyan po yan eh. Minsan, gano'ng ginagamit sa amin. Totoo naman yun. Kasi, ngayong taon, ang kinita natin ay 20 billion pesos. Di ko, no? Next year, dapat 25 na yan. Mga ganun ba? At pag ikaw ay ano sa kumpanya mo, dedicated ka doon, talag lalo ka mag-pursue, gusto mong tumaas yung numero na yun. Amen? Ganun yan. So, dapat lalo, ganun din tayo. Lalo, tumataas yan. Kaya hindi natin sinusulat yan para wala lang. Dapat pag nakikita natin yan, gusto mo tumaas or at least ma-maintain. Amen? So, naintindihan natin minsan may mga circumstance, katulad ng pandemic, eh, baliktad nga eh, dahil tayo dumami ng pandemic eh. So, walang hadlang sa Diyos dapat. Amen. Kailangan natin yan. Kailangan lang, yun nga, ma-inspire tayo. Gustuhin natin na maging soul winner at maayos. Kung may naranasan ka medyo mahirap, sa tabi mo yon. Marami pang iba dyan na pwedeng maligtas. Amen? Introduction pa lang tayo. So ngayon, number one, ito po yung mga points, again, ang goal natin para tayo maging mapagmalalo sa kaluluwa, maging persistent to pursue souls. Katulad ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Di ba, namatay siya para sa atin. Hindi lang yun. Understatement yun, namatay ang Panginoon. Pero alam na natin yun, pinapaulit-ulit sa Bible yun. Pero alam nung hindi lang siya namatay. Unang nabuhay siya dito ng 30 years, 33 niya, kahit siya ay Diyos, and then, well, di siya nagkasala, hindi madali yun. Kaya ako yun, nahihirapan ka, di mo na magkakasala ngayong Linggo. Hindi madali, di ba? Ang Diyos, di siya nagkasala, si Jesus. And then, later nga, pinagbintangan siya, pinatay para sa atin. Pinakusakus, pinakamatindi. Napunta sa impyerno, nabuhay magmuli. So, ngayon, ang ating konsiderasyon ngayon, sana,
Mag-isip-isip tayo, may kasi wala kayo, hindi kayo pipilitin minsan eh. Pero minsan, oo, di ba? Pero minsan, hindi. So, ano yung mga things to consider in winning souls? Itong kwento po natin dito, very familiar, very famous, pero ang gagawin natin dito, titingnan natin yung pwede natin makuha ang lesson sa soul winning. Okay, again, ganyan ginagawa sa Bible. Hindi natin laging eksaktong-eksakto. Pero bigay ko muna sa inyo yung ano nito, synopsis, no? Or yung summary. Ano nangyari? Basta ang Panginoon ay nag-preach. May panahon na siya ay sumikat na. Pero again, di lahat ng tao na iniwala sa kanya. Kaya nababalitaan at least si Jesus. So, Jesus. So, si Zacchaeus, paborito pala ni Pastor dito to, kasi nga, sabi niya, maliit siya eh. Diba, si Pastor dito, sinong nakakita na kayo ng Pastor dito? So, kaya ang ginawa ni Zacchaeus, natuwa siya nung papunta si Jesus. Gusto niya rin makita at maligtas. Hindi niya, siyempre, pinagsisiksika na yung mga tao. Kasi nga, si Jesus, nung time na yon sikat. To the point na yun niya, pati yung mga may sakit. Kaya talagang hindi siya makalapit. Ang liit niya, yung tao, hindi niya makita. Ginawa niya, umakit siya sa puno. And then, tama-tama naman, ang Panginoon, nakita siya. At ay, alam naman ng Panginoon lahat eh. Siguro nakita yung puso niya. At binigyan siya ng privilege na doon kumain sa kanyang bahay. Amen? Sino dito ang naging guest niyo na yung sikat na tao? Diba, hindi ka nga pansinin eh. Pero pag pinuntahan ka, kumain pa doon. Amen? Privilege yun. Lalo si Jesus ng panahon. Kaya ngayon, ito yung ating bandang uli. Siya po yung naligtas. At syempre, tuwan-tuwa siya. At tayo din. Amen? So, again, bangik din si Pastor Lito kasi yun, naging inspiration din sa kanya sa Zacchaeus. At may mga ano sa kanya dyan, may mga preaching sa dyan eh. Pero again, this time tayo, gamitin natin yung story, ano yung makukuha natin sa story na to na may kinalaman soul winning. Kasi nga, ang pinakahuli niya, binanggit banda dito sa 10, kaya napunta daw ang anak ng tao ay para hanapin at iligtas ang mga nawawala. So obviously itong context na to may kinalaman dun. Soul winning. Okay, hindi lang si kwentong Zacchaeus lang yan. Para sa atin din yan. Okay, kaya number one, things to consider, especially sa ating tema. Ano yung mga bagay na dapat ating i-consider dito, especially ng soul winning ay pwedeng maging mahirap, pwede rin maging madali. Okay, gusto natin maging madali, pero kailangan tanggapin natin minsan mahirap. Amen? Okay, number one, sabi dito, Jesus entered and passed through Jericho. So, ganito po yan. Si Jesus lang anak ng Diyos, di ba? So, yung mga lingkod din ng Diyos, pero it's a great privilege na yung anak ng Diyos napunta sa lupa. Hindi pumunta ng Pilipinas, no? Hindi pumunta ng General Luna Street. Pero, pumunta sa Jericho. So, hindi yan, dati nung nasa katawang lupa siya, isang beses lang siya. I mean, ano siya, hindi siya omnipresent, hindi katulad ng Diyos siya. Okay? Pero yung kanyang katawang tao, hindi omnipresent. Ngayon, anong message dito? Anong point natin dito? In Jesus and ibig sabihin, sa soul winning, alam nyo ba? May mga time. Kasi sikat na si Jesus, eh wala naman YouTube dati. Buti kung mayroon YouTube. O sige, search Jesus preaching in Jericho. Ayan. Mayroon tayo ng preaching. Walang ganun eh. So, yung point natin dito, pag dumaan ang Panginoon sa lugar mo, parang tayo din. Sabi ko sa mga, balik na lang po kayo dito. Busy ako eh. Di na po kami babalik eh. Baka bumalik kami. Baka hindi. Diba, ginagawa natin. Para mag-isip sila na may mga windows of opportunity. Kaya point number one, there are and will come some very good opportunities to win souls. Okay? Sa Tagalog, darating yan. Minsan, katulad nyo, either na dala nyo dito, may bisita kayo, kaibigan nyo, ang magandang opportunity, birthday niya. Oh, lakad tayo. Sige, pero atin muna tayo sa church. Magandang opportunity, di ba? O kaya naman, anniversary natin, ganyan-ganyan, may programa, pwede ba, umatin ka? Ah, sige na. Or, pupuntahan natin dun. So, gusto ko sabihin, sa soul winning, pinaka-importanting bagay na mangyayari sa isang tao, dumarating yan at may mga ganda opportunity. So, anong lesson dun? O, syempre, take the opportunity and let not pass you by. Pag andyan na yung opportunity, huwag kang palampasin. Pwedeng dumating ulit siya, pero pwedeng rin hindi. At mayroong mas magandang opportunity. Amen? Amen.
sa kumpara sa iba. Katulad niya, mga bata, yan ang opportunity natin, mga magulang, dalhin nyo na sa Panginoon agad. Hindi yung paglaki na nito, saka na lang. Pag hindi na makulit. Pwede ba yun? Ay, kung lalong kumulit yan. Dalhin natin sa Panginoon. Ayun, kaibigan natin, kung sino man yung gusto natin maligtas, at may lapit sa Panginoon. Okay? Amen ba? Amen. Ano nakita yung point dyan? Yun na yun eh. Dumaan siya dun eh. Opportunity na to. Walang YouTube, walang nasakyan. Ikaw sa maraming tao. Mamaya, punta tayo dun. Kaya sabi dito, bubo na tagin tayo. And behold, there was a man. Ito nga, named Zacchaeus. So pwede ting i-relate sa sarili natin. Kung di pa tayo ligtas, ligtas naman tayo dito yung karamihan. Kung ligtas na tayo, so yun yung pinag-usapan natin, ano natin sa ibang tao. Okay, project natin. May mga tao na dapat din makakilala sa Panginoon. Amen? Kaso, pansinin nyo ito sa Zacchaeus. Sabi dito, he was chief among the publicans. Alam nyo yung publicans? Mga tax collector, mga in a way, many ways, taxil yan sa bansa nila. Mga makasalanan, yan ang ano yan eh. Yan ang bansag sa kanila, mga makasalanan, tax collector eh. Publican. And then, he was rich. Okay? So, sino madaling maligtas? Mayaman o mahirap? Tama. Depende. Bakit depende saan? Ano sabi sa Bible? Hindi, in general. O, yun sabi sa Bible, di ba? Mahirap. Sabi dito, and Jesus looked around about and said, makibasa nga pa, ready, go. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hard shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again, saying unto them, children, how hard is it for them that trust in the riches to enter into the kingdom of God? Mahirap ba? Hindi tayo sa Luke. Ito po yung again ha, yung mayaman nga, rich young ruler. Sabi niya, nasunod na daw niya yung Ten Commandments, kunwari. May ating ando siya sa medyo mas righteous sa marami. Sa bandang muli, sinubok siya ng Diyos. Naipin, water. Sorry, nakalimutan sa akin. So, sinubok siya ng Diyos. O, sige, again, dito ang kailangan mo gawin para maligtas. Ha? Sinubok lang siya. Kasi alam ng Diyos na medyo self-righteous nga eh. Sige nga, benta mo nga yung ano. Ayun, eh mayaman siya. Kung bebenta ko to, bibigay ko sa mahirap, parang mali yata yun. Ha? So, nagtitiwala na sa Diyos, pero parang mali yata yun. Hindi nga natutunan na siya ay sinubok lang. Kaya ngayon, ang ginawa niya, sabi sa kanya, napakahirap naman. Thank you. How hard it shall they that have riches enter the kingdom. So, ano yung sagot na tanong kanina? Mahirap ba? O hindi? Hindi. Pag mayaman, mahirap bang maligtas? Take the scripture in face value. Sabi dyan, no? Ito pa. Gano'ng kahirap ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Di ba yun nga ang ano dyan eh? Proverb dyan eh. So mahirap, kaya yung point natin eh. Pero pwedeng maging madali. Doon tayo mamaya. Pero still, in general, nag-soul winning tayo, anong experience natin dyan? Sarado ang pinto, titingnan ka lang parang tatlong ulo mo. Ano yan? Ano yan? Ganunin ka pa eh. So mahirap maligtas ang mayaman. Amen. In general yan. Marami din tayong kilala. Ganun na ganun. Exacto yung ano nila. Experience nila. Binibilang din nila eh. Pupunta sila sa mahirap na community. Pupunta sila sa mayamang community. Halos hindi nga tayo pinagbubuksan eh. So mahirap maligtas ang Diyos. Okay, kaya ang gustong point natin dito,
Number two, there will be souls that is more difficult to win than that. Pwede pa rin. Pero dapat intindihin mo, tanggapin mo yung katotohanan. Yung iba talaga mahirap. Amen. So, anong gagawin natin? Bayaan na natin sila. Kung di mo kaya, sige, at least huwag kang matiso. Doon ka muna sa mga mas madali. Okay lang din yun minsan. Pero reality, alak pa rin, ano yun eh, alak ng Diyos tuloy. Ano pa rin ng Diyos yan? Gusto pa rin maligtas. Amen? Amen. At pwede. Kaya yun lang, point number two, there will be souls that, parang si Zacchaeus, mayaman siya, publican pa. Kaya nga, kinamumuhian niya ng mga kababayan niya, sesyaran niyo ba yan? Nari, meron dito ng ano, politiko, mayabang na si Duterte. Kaya si Sara Duterte, kaya si Abante. Meron ganyan, mayabang na, self-righteous pa. Sesyaran mo ba yon? Kung marami namang ibang pwede, so malamang sa hindi, hindi na lang. Bahala ka dyan eh. Lumalayo ka rin sa Diyos eh. Mayabang ka pa. Tapos mga plastic ka pa. Kunwari, self-righteous ka pa. So gusto ko sabihin ito, minsan mahirap ibang tao. Pero ano sinabi sa binasa natin kanina? With man, ang sabi doon? Sa macho ata yun. Yan. Yan, sabi niya dito, the things which are impossible. Kasi ang tanong sa kanya nung tama namin tanong eh. Eh yung mayaman na nag-aral na ng scripture at righteous na sa palagay nila, hindi pa naligtas, mas mahirap iligtas. Kaya sabi ni iba, sino maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, the things which are impossible with men are possible. So posible, pero dinamay niya ang Diyos at ganun din tayo at mamaya yun ang point natin. Okay, kaya balik tayo dito. May mga mahirap, maligtas, tanggapin natin yan. Dapat alam natin yan. Kung maging soul winner ka, dapat nasa utak mo na yan, nandito na yan. Nakahanda ka na. So, pero hindi naman ito, huwag natin katukin yan. Huwag naman ganun. Amen? Sino nakawin na dito ng mayaman talaga? Yung talaga mayaman? Wala pa. Gabad? Hindi mo alam. Ano? Hindi, sa bahay pa lang eh. Meron. Gano'ng kayaman? Ayun dyan, no? Kasi kilala lang namin yan. Dati di ba sila mayaman? Ngayon, ayaman na. Mabuti, kilala ni ano. Na ano din naman. Ayun, kaya palad naman kayo, no? Sabi nga ni Pastor, sa kanila na lupa, sa kanila pang langit. Pero anyway, patas pa rin ang Diyos. Mayaman man sila dito, ang tanong, mayaman ba sila sa langit? Sinong gusto maging mayaman sa langit dito? Amen. Mag-soul-winning kayo. Amen? Saan na ba ako? Yan. So, yun. So, pero sabi dito, pansin natin sa balik tayo sa ating text, sabi dyan, no? Paano nakita mo yung may posibleng maligtas na? Sabi niya kasi, and he sought to see Jesus. Kasi may pag-asa. Kahit mayaman po, minsan self-righteous yan, pero hindi mo alam, naihiya lang yan. Baka ibang kapitbahay natin dyan, tutunogan na tayo yan eh. Nalala, sino ba yan si ano? Sino ba yan ang ginagawa niyan? Hati po yung puso niyan. Kaya huwag kayong mawala ng loob. Eh, man, si Zacchaeus nga eh, mayaman eh. Maliit pa. So, pero hindi naghihadlang sa kanya yun. Amen? Again, kung ligtas na kayo, yung mga tao tingnan nyo as may potential maligtas. Again, except yung reprobate. So, naghahanap din ng Panginoon niya. Kaya sabi dyan, yan, yung kanyang stature, pwedeng ikumpara sa mahirap siyang, mga nahihirap pa siya lumapit sa Panginoon. Amen? At yung mga mayamang, ganun po yan. Hindi yan pupunta madalas sa maayos na church kasi nainahanap niya iba. Comfort, security, social. Sila, social. Sila, may kasama silang artista, politiko. Feeling nila, binababa nila yung sarili nila. Pag walang parking, meron naman sa kalsada. And number one po, ulitin ko, there are and will come some very good opportunities to win souls. So consider nyo yan. Parang mahirap, pero abangan mo yung opportunity nila. Huwag mong palagpasin. Amen?
Pangalawa, yes, may mga mahirap, katulad sa example natin, mahirap. Pero, number four, anong ginawa niya? Yes, mahirap. Yes, aasa rin pa siya ng mga tao. Mamaya, mangyayari yun, makikita natin. Pero ang ginawa niya, gusto niya talagang makita ang Panginoon. Amen? Parang nung Friday nga, natutunan ako eh. Kasi nakalib na ako ng Thursday, hindi ko na mabago yun. Tapos bigla nagsabi, oh, meeting tayo Friday ah. Tanghali. Ano yun? So, sige. Ginawa ko ng paraan. So, may paraan. Amen? Kung gusto mong matuto, amen? Amen. Gusto mong matuto? Amen. Mahirap yung soul winning. Yung ibang baptist ka, sabi mo, hindi nag-go soul winning. Tapos ako pa, ako'y hamak na ano lang, high school student lang. Pastor, niligtas ka ba? Tinuturoan ka, naintindihan mo Tagalog, English? Papakita pa example, paano mangyayari yun? Paano nag-solve si Pastor? Makikita mo naman, makita mo yan ng ilang daang beses. Magkaka-idea ka na, amen? Posible pala, una sa lahat. Kaya number three, anong ginawa ni Zacchaeus? Gusto niya makita ang Panginoon. Anong ginawa niya? Maliit nga siya, hindi pa naman uso dati yung ano. Yung takong na ganun kataas. May mga ganun, di ba? Yung walking stick. Ginawa niya, umakyat siya sa puno. Basta pag di ako maano umakyat, ewan ko. Diba, nilalagay dito, di ba? So, ang gusto nga sabihin dito, sabi niya, and he ran before. Ibig sabihin, alam niya, papunta na eh. Ah, dito dadaan niya. Anong ginawa niya? Dito pa lang, umakyat siya sa isang puno para makita siya ang Panginoong Jesus. For he was to pass that way. So, anong lesson doon? A soul winning. Ang hirap man ito. Ano ito? Sarado, kandado, katoliko ito. Dito. Ito, alay ito. Wala na yan. Ito, Mormon ito. Lalo na. Ito, Hudyo ito. Imposible yan. Point number four. Hindi mo makikita ang Panginoon. Ang late mo eh. Tapos, nasa gitna siya ng maraming tao. Paano mo makikita yun? Imposible yan. Telescope. Wala pang telescope na. Siguro meron na. Pero gusto mo makita talaga yung Panginoon eh. Anong gagawin niya? Umakyat sa puno. Eh, gumalaglag ako. Hindi, mag-iingat ka na lang. Amen? Ganyan tayo mag-soul winning. Amen? Eh, paano kung pag-agat ako sa aso? O paano kung agatin niya ako? Anong asawa niya? Paano kung sigawan ako ng ganyan? Paano kung ano man yung naiisip mo na hindi naman nangyayari minsan? So kaya na point number four, if there's a will, there's a way. Amen? Amen. Very sikat na ano yan eh. Sa Tagalog, pag may gusto, may paraan. Kung talagang gusto mo, yan ang tanong ko, gusto mo bang makakain ng kaluluwa? Maligtas yung kaluluwa na yun. Amen. Gusto mo ba? Opo. Gano'n mo ka gusto? Kasi minsan, pag convenient, pag ano, pag lumapit na dito, basta, yung to gawin natin, mag-invite tayo, tapos, ilapit mo ako doon, at ikulong mo, basta, hindi makakalabas. At alisin mo yung cellphone, at, ano ang gusto nyong gawin? Parang maligtas. Tapos, bigyan mo ng malaking, ano, regalo, at pangakuha mo ng kotse at lupa't kotse, ganun ba? Maliligtas talaga yun. Hindi rin, ewan ko rin. Pero hindi mo pwedeng bigay sa Diyos yun. Amen? Bibigyan mo siya ng kondisyon. Dapat, Lord, gawin mo ito. Hindi. Pero pag gusto mo talaga, may paraan. Kaya nakita natin dito, ginawa niya yung makakaya niya. At ano nangyari? Sino dito kumakit ng puno? Sinong hindi? Ikaw, kumakit mo ng puno? Ikaw? E paano kung yun ang paraan para magawa mo yung kalooban ng Diyos, gagawin mo ba? Kahit mahirap. Ba't di kayo makita mo ng puno pala? Sabi doon sa meme, oh. Nakita niyo ba yung bundok na ano ba yun? Sa LRT pala, sabi. Ito yung bundok na Muntin Lupa. May bundok pa sa Muntin Lupa? Yung pala. Yung LRT, nakapunta rin ako doon. Yung mga, ah! Gaya ba, nagbubus na lang. Ang taas.
Nagtrabaho kayo, maniwala kayo. Hindi kayo makapagod sa trabaho eh. Dati, inano ko yun. Sabi kasi yung pati sapatos ko, tanggal eh. Kasi pag ganun mo, tinula ka, may umapak sa'yo, tinula ka naman dun. Paglabas ko yung sapatos, wala na swelas. Loko daw. Anyway, hindi madali. Pero minsan, kung yun ay kakaligtas ng tao, hindi mo magagawin yun. Kanya, depende nga sa atin kung nare-realize pa natin gano'ng importante yun. Iniwala ko may langit impyerno? O ano lang yun? No? Iniwala ko sa mga katangahan ng 80s na, hindi, ito yan. Simple mo yun. Kapagmahal na, hindi ka niniwala sa Diyos eh. Kilalanin mo na ang Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, yes, kapagmahal siya. Pero, justice siya, holy siya. Kaya yung kasalanan, hindi pwede sa kanya yun. O saan pupunta yung mga kasalanan? O lahat tayo dapat sa impyerno. Alam nyo na yan, di ba? Salamat, naligtas tayo. So ngayon, paano nga maliligtas yung tao? Nakita mo yan, di na bababa yung anghel eh. So, pati yung mga propeta dati, madala mo dito Lord si Paul, magaling pala yan eh. Ikaw na nga yung gagawa nun. Amen? Dapat? Amen ba? Amen. Hindi, yun ako, mahirap eh. Ito nga, at least, hindi naman siya umakit ng bundok ng mintong lupa, di ba? Sycamore tree lang. At alam mo, minsan mahirap yan, di ba? Malaglag ka pa dyan. Nakita ko yung sa feed ko na naman, yung cheetah, o hinahabol niya yung unggoy. Ang hirap umakit sa... Pero gusto mo talaga yung paraan, amen? Okay, umakit naman yung bundok, ano. Pero ang sinasabi natin dito again, kung may effort kang kailangan gawin para makaka yung kaluluwa, amen? Minsan, ang invite mo sa church, naku, walang pamasahe. Kamusta pala si ano? Si Riza. Ha? Hindi na. Nangyari, naligtas ba siya? Mag-pray lang natin. Ganun yan. Ibig sabihin may effort yan eh. Eh, pastor, gusto talaga sumama kaso walang pamasahe. Pag-pray lang natin. Ah, sige. Yan na, mahirap yan. Hindi madali yan eh. Pero darating yan, nasa edad ka na eh. Kaya ito, lagi yung sinasabi kay Pame, gustong-gusto niya umatin, di ba? Gusto mo ba talaga umatin pag Thursday? O yan mo din. Darating naman yung panahon, di ba? Amen. Siguraduhin mo mag-ano ka sa Panginoon. Kasi yung iba kahit may pagkakataon ng pumunta, may sasakyan pa, may motor pa, ayaw pa rin eh. So if there's a will, there's a way. Pag ayaw, may dahilan. Amen? Kaya number four, if there's a will. So, ginawa niya dito, akit lang pala ng puno eh. Akit! Why not? Diba? Diba yun? Walang pamasahe, pastor. Di bigyan mo pamasahe. Di makawalan ako, pastor eh. Diba? Maglakad kayo pa rin. Eh, sa atin nga, sa atin gumising ka lang ng maaga, sagsabi ka lang kay pastor, eh, pastor, pwede pasundo. Gising tayo maaga. Diba? Hindi na mahirap yun. Amen. Gusto, matulog pa eh. Sakot-sakot. Nakita niyo bang matulog yun sa mga bata? Sarap. Effort naman, diba? Gumising. Gisingin. Minsan yan, kaya minsan, sorry tayo, ang aga natin. Minsan, hapon. Minsan, nakatayo, kaya medyo wala akong boses eh. Napakahirap minsan, amen? Ano kaya yan, amen? Amen. Effort. Yan dapat pala dito ang port eh. If there's a will, there's a way, pwede yung effort. Salit na power. Amen? Ano pang hadlang? Tapusin ko na nga dito. Ano pang hadlang? Mahaba pala. Ha? Hindi handa sa sarili para yung hindi kabisado sa pag-aaral ng salita. Ayan. Eh, hindi ko mas na kabisado eh. Kailangan mag-umpisa ng kabisado eh. Meron tayong time yan sa bawat oras. Magtrabaho ka, mag-aaral ka, and then pahinga. Bawasan mo yung games mo, bawasan mo yung time sa ligo mo, saka sa tulog. Aral! Amen? Amen. Effort! Eh, gusto kong tapusin to eh. And number three, if there's a will, there's a way. Ginawa ni Sakation, yung mga soul winner, gawin natin yun. Amen? Extra mile, sabi nga nila.
talagang di madali. Ngayon sa atin nga, maganda naman sa atin, iba sa amin, ganoon lang dati. Kaya pamasahiyan mo. Kaya maganda ito, puntahan mo. Kung marunong ka na, doon mo na witnessan. Kung talagang di makapunta sa church, ano, hintayin mo makapunta sa church. Kung kaligtasan lang pinag-uusapan natin, doon mo na yung soul win. Amen? Amen. Joshua, naka-soul win na raw siya. Kung totoo. Ah, tinanong mo na yung ano, saan nakatira? Airport naman. Ah, parang chat mo lang eh. Ayan. Amen? Puntahan natin yun. Tapos mag-games tayo sa kanila. Network games. Saka natin mag-Bible study. Ganun ba yun? If there's a will, there's a way. Number four. Ito yung pinaka-ano natin dito, you know? 5 and 6, ang sabi dyan, when Jesus came to the place, aba, may unggoy. Hindi. Alam niya na yun eh. Bata agad yun, alam niya na agad. Kasi gusto talaga siyang makita. E di nakita niya, anong ginawa niya? Alam niya agad yung puso ng tao, sabi, oy, nag-effort to ah. Gustong makita ako. So anong ginawa niya? Sa dami niyang pwedeng puntahan, tayo pag nag-usulit niya, ganun lang tayo. Yung una namin dinaanan dyan, yung mga kamag-anak ni na Sarah. Kaso nga, busy. Di, sorry, ganun lang eh. Privilege po yan pag ikaw ay gustong maligtas ng isang soul winner. Amen? Kaya huwag niyo ibababa yung bandera natin, hindi tayo mahihiya dun. Sila dapat mahiya. Huwag yung pahiya, pero sila nakakahiya kung busy sila sa labo or something. Amen? Kahit trabaho pa yan eh. Kaya maganda naman kay Zacchaeus, napansin siya ng Panginoon. At ano sabi niya? Make haste, come down. For today I must abide at thy house. Sabihin, ni hindi niya pa nga tinatanong, Lord, pwede ba sharean mo ako? Lord, pwede ba pumunta ka sa akin? Lord, pwede ba iligtas mo? Wala pa nga eh. Pero dahil nag-effort siya, in-honor ng Diyos yun at nakita ng Diyos yun, and then, siya na mismo yung nagsabi, oh, sige, so kung talagang sesyaran siya, no, sigurado, amen, sa palagay nyo, anong gagawin nyo, kakain lang? Mag-chit-chat lang sila, oh, kamusta yung height mo? Gusto mo lumaki? Alam mo yung cherry pear? Hindi. Sineran yun, ang Panginoon, amen? Kaya may sabi dito, ayun, kaya sabi dito, receive him joyfully. So pwede lang sabihin nyo, tinanggap siya. Hindi lang sa bahay, tinanggap din siya bilang Panginoon, amen? At tagapagligtas, I mean. Okay na, na-14 sa akin yun eh. Amen? Naligtas ba si Zacchaeus? Gusto niyo ba yung mga tao maligtas? Mag-effort tayo. Pero ang point ko actually dito, dapat lating ma-realize, medyo passive to, no? Pero, paano maliligtas yung mga katulad nito? Mahirap maligtas. Pag iniisip mo yan sa sarili mo lang, ano bang psychology, technique ang kailangan kong gawin sa mga mayaman? Patay ka dyan. Kailangan i-please mo, ganun ba yun? Ang ganda mo ng bahay nyo. Siguro, ano, pinagpala ka talaga ng Panginoon. Minsan ginaganon din natin kasi totoo naman. Pero hindi tayo dun pupunta. I mean, hindi yun ang main highlight dyan. Gusto mo siyang maligtas? Kasi katulad dito, pwede naman yung mga disipulo nyo mag-share kay Zacchaeus. Napansin nyo ba yun? Pero sa case niya, si Jesus mismo yung umausap sa kanya at nakipag niig pa, no? Naig. So, anong point natin dito? Yes, mahirap minsan maligtas yung mayaman. Mga panatiko, mga udyo, tigas ulo, mga self-righteous. Pero pwede pa rin sila maligtas kasi ang Panginoon mismo yung tumawag. Nakita nyo ba yun? Bakit hindi yung iba ang tumawag sa kanya? Ay, kawawa na sa case. Talagang gusto kong makita talaga nito, Lord. Oh. Hindi, nakita siya ng Panginoon. Tinawag siya. Kaya ang point natin dito, it is the Lord that does the calling. Dapat ito, finale ito eh. But anyway, it is the Lord that does the calling and saving. Amen? Eh, ang hirap naman eh. Kaso nga, ang Diyos ang gumagawa. Oh, anong kailangan mo lang gawin para maligtas sila? Mahirap yan, matigas ang puso niya. Pastor, hindi mo kilala yan. Ako, sira ulo niyan. Yabang niyan, self-righteous yan. Pastor, hindi natin kaya yan. Eh, Diyos ang nagliligtas eh. Anong kailangan mo lang gawin at kaya mong gawin? Yan ang gawin mo. Amen? Ipakilala mo, present Jesus to make Him known very clearly to the people. Nainginig ba kayo? Amen. Gusto mag-soul winning?
Pag nararamdaman niyo, mahirap to, ramdam ko. Lola ko to, naku, kilala ko nito, matigas ang ulo ko dati. Tapos sisyerang pa. Sisyerang ni Pastor, di ba? Pag-pray mo lang. And then, ito nga, dapat maintindihan mo to na ang Panginoon tumatawag at nagliligtas. Amen. Pag alam mo yan, mahirap pa ba yun? Kailangan mo lang gawin, ipresent mo ng malinaw, yung totoong Jesus, hindi yung Catholic Jesus or something. Mormon Jesus. Dapat malinaw lang na si Jesus ay inamatay pa sa kanya. Siya ay Diyos. Nag-suffer pa sa mga tao. Again, di automatic ligtas na. Pag malinaw yung presentation mo, ang Panginoon ay bahala doon. Amen? Ganun yan. So, pwedeng maging madali ang soul winning. Kaya yung another point ko dito, 1 John 5.13, kabisado nyo na yun, kabisaduhin nyo yun. Ano sabi doon? Dumaraming proof sa Bible na pwedeng, alam mo pwede kang maligtas. Hindi yung, maliligtas kaya ako, baka, bahala ng Diyos. Sabi sa 1 John 5.13, ano sabi doon? These things have I written to you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. So, buhay pa sila, alam na nilang ligtas sila, anak na sila ng Diyos, may buhay na wala hanggan na sila. At kung sakaling di pa nila alam yon, pasabi mo sa kanila. Paalam mo sa kanila, pag tumanggap pala ako sa Panginoon, ligtas na ako. Kaya ang point dito, pwede nating malaman, realize that souls indeed can be saved. Kailangan pwede nilang malaman yan. Kaya sabihin mo sa kanila. Kasi isa sa mga tisod sa kanila, ganun eh. Paulit-ulit yan. Soriano, philosopher yun eh. Anong maliligtas eh? Hindi ka pa nga patay eh. Eh kung anak ka ng Diyos, ako punta. Hindi nila alam yun, hindi nila i-preach yun. Pero kung... Pero kung Panginoon ang nagliligtas at tumatawag, sigurado yun, siya'y nangako doon, matutupad yun. Amen? Amen? At kaya iba, kaya walang kalakas-lakas na mag-soul winning, parang hindi nila i-realize yun eh. Or parang takot, eh, naliligtas ba ito? Hindi, pwede ba maligtas to? Dapat malaman mo muna, pwede ba? Hindi. Pwede. Pangako ng Diyos yun. Sisira ba sa pangako niya? Eh, hindi ko kaya. Kaya naman niya. Gawin mo lang yung kaya mo. Huwag mong pangunahan ng Diyos pag talaga yung ayaw. Bakla pa. Hindi, maliligtas to. Kaya ko ito iligtas. Gagamit ako ng kapangyarihan ko. Wala ang kapangyarihan. So kaya yung sabi ko nila, pwede maging madali pag nalaintindihan mo na ang Panginoon ang nagliligtas and therefore nasa nakasalalay sa kanya yun. Ultimately doon sa tao, pag tumanggap din, ikaw gagamitin ka lang ng Diyos. Ayusin mo yung trabaho mo. Amen? Present mo ng totoong Panginoon, malinaw, bahala na siya kung tatanggap siya o hindi. So nakita natin dito si Zacchaeus, sino tatanggapin? Ang dami ng umiigot sa siguro, may mga sumisipsip pa kanya. Oh Jesus, ah Jesus. Dito ka sa bahay ko, dito ka sa bahay ko, ang laki ng bahay ko. Ganun pa akong alagang ganyan, ano ba yan? Ano ba gusto mo? Diba? Hindi, dito kay Zacchaeus. Nakita niyo disappointment ng ibang tao. Bakit siya pinili? So again, sa kaligtasan naman, parang soul winning din, minsan ganyan. Pag nakikita niyo yung iba na gusto soul winning ka dito, tapos ito, gusto makinig. Kung may time pa, sige, makinig ka. Pero isa-isa lang, pwede ba yun? Yung nakita natin dito si Jesus, 3.5 years lang siya, pero binigyan niya ng time yung mga tao. Ganyan din dapat sa soul winning. Okay? Amen? Amen. Next! Tapusin na natin to. Ito yung medyo matagal. So, pag nag-soul winning ka, ano nangyari dito? Aba, okay na nga eh. So, dapat natuwa na sila na the first place, ando si Jesus, nag-iligtas, nag-preach. Pero yung iba, ano sabi? Nag-murmur. Ay, alam nyo ba kung sino yan? Ako, loko-loko yan. Bakit naman siya pumunta pa doon? Yan. At sabi dito, tuloy ko na. So may negative, may positive sa soul winning. Amen? Dapat alam mo yun. Pag nag-soul winning ka ba, may inggit pa dyan. Paano mo nasabi ng ligtas? Mga Calvinist kasi ganyan eh. Ano sa'yo maligtas? Sabihin mo lang, nag-profess ng faith. O tama naman, pag nag-profess siya ng faith, alam pala tayo, ano siya? Niligtas.
Ba't gusto mong i-minimize yun? Kaya yan, abomination sa kanila yan, yung binibilang natin. May mga pumapansin yan, huwag mong ano, bilangin. Sigurado ka maligtas, ikaw, sigurado ka ba? Hindi. Huwag tumanggap yan, ligtas yan eh. Ano namang masama, hindi ko na sinabing accurate yan, 100% siguradong hindi naman natin malalaman yun. Kaya sabi natin, at least, na-witnessan natin, malinaw, tumanggap siya, tumawag sa Panginoon. Ano yan, ligtas ba yan? Hindi. Hindi ligtas. Ngayon, kaya ang point natin dito, yun yan, may mga kumukontra, pero nakita nyo rin yung kanina, ito yung maganda dito, yun. Huwag kayong manitisod dito kasi iba gagawin, parang yung kanina tanong, di ba, Sunday school. Ano nangyari nung pumasok yung Holy Spirit? Sabi ni iba, ay, magbabago yan, mag-church na yan. Magtatangs na yan, iba naman, ganun. Yung mag-baptist, syempre, hindi nagka-tangs. Talaga maglilingkod sa Diyos yan. Pag hindi nagligtas yan, liligtas yan. Pag yung dadama yun, kaya nangyari dito kay Zacchaeus, aba, maganda. Pero hindi laging ganito, amen? Hindi ito yung, iba kasi sa gagamitin, sabihin, ligtas talaga to kasi, tingnan mo naman, ginawa niya yung salamat, pero hindi yun ang nagligtas sa kanya. Hindi, kailangan automatic, hindi, wala sinabi automatic dyan. Nangyari lang, salamat sa Panginoon. At yun nga, dapat din tayo, pero again, hindi requirement. Sana natindihan nyo, alam nyo na yun. Pero gusto ko lang point dito, point number 5, pwedeng 5 and 6 to. Ang focus natin, soul winning, anong i-expect mo? Huwag kang maghahanap lagi ng ganito, amen? Kung nag-soul winning mo ako, pamiriendahin mo ako, ha? Dapat aatin to sa church, sigurado. Saan na yun? Punta natin, maintindihan na maligtas muna siya. Amen. Pagligtas na siya, i-challenge mo na ngayon. Mag-church ka, magbasa ka, pamirienda. Huwag mong sabihin, pamirienda. Kaya may merienda na tayo dito, amen? Pero iba talaga dyan, gagawin sa inyo yun. Alam ako, nakailang beses kami ganun. Kahit walang wala si ate. Kasi naligtas siya, no? Talaga natuwa siya. Amen. Sabi niya, gusto, ito po yung ano, yan. Diba? Sinong nakasama ng ganun? Hindi ko na-expect yun kasi hindi ko naman talaga na-expect. Pero ang point natin dito, pag nag-soul winning ka, hope for the best, but prepare for the worst. Nakikinig niyo lagi yan? Kahit saan bagay, pwede yan. Ganun din soul winning. Pag hindi ka nag-expect ng dami, hindi maliligtas na. Paano maliligtas yun? Umpisa pa lang, negative ka na eh. Hinusga mo na yung mukha eh. Amen? Kasi matuto mag-soul winning? Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Parang i-cellphone kayo? Ayan, napalingon talay siya yun. Asan na ako? I-expect mo ba yun? May mag-murmur pa, naligtas na nga eh. Ganun yun. Expect mo yun. Yung sabi nga sa experience namin, may sinagawan, may hinahabol pa kami, mayroon namang pinagsungitan. Normal yan. Expect the worst. Diba? Para handa ka kung sakaling habulin tayo ng itak o ng aso. Diba? Panalangin mo lang sa Panginoon yun. Kaya ngayon lang yung panalangin na protektahan mo kami, Lord. Ginagawa na yung kalooban mo. Huwag naman kami maagat ng asong ulol. Diba? Mayroon pang wabis. Ito sabi rin sa Bible, hindi ka tatabla, hindi, iba yun. Meron expect for the best din. Ibig sabihin, yung talagang, doon ka na matutuwa pag talagang naligtas una, totoo, and then, yung pamirienda, either pamiriendahin kayo, mag-church pa yan, and then, mag-opening agad, meron mag ganun. Bihira yun, pero meron din yan. Eh, ito, sa palagi mo, paano yan, anong gagawin niya dyan sa yaman niya? Ligtas na siya. So, binalik niya yung mga, kasi yun ang batas talaga sa Moses eh. Ninakaw mo yan, babalik mo yan, mayroon pang interes. Ganun po yan. Kaya kahit sa church, tinuturo din yan. Kunwari dito, either hindi ka naligtas, or naligtas ka na dati, ano yung pwede mong gawin? Na ngayon, naintindihan mo na yung dapat mong gawin, ibang topic na to ha, pero pwede nito, yung ginagawa ng iba to. Kunwari, nagnakaw ka ng tithes mo dati. Naalaan ngayon, pinagpala ka naman, kaya mo na ibalik, anong gagawin mo? Ah, bahala ano. Hindi naman ako hahabulin. Talagang hindi kita hahabulin. Kasi nakakaya naman sa'yo, di ba? Pero minsan, again, ibang topic na yun. Pero iba ginagawa yun. Basta ito pa yung ninakaw kong tides nung 20, kaya ang tagal na yun. No? Bawihin mo na lang. Nasa iyo naman yun. Pero again, ang point ko lang dito, para pang-encourage sa atin to. Amen? Amen? Amen. Para ma-encourage yung soul winning tayo, Pastor. Ano, 9, whole day.
Kasi pag in-expect mo yung worst, handa ka na sa worst, bumagsak ako, huwag ka nang bumagsak, may ito ka nang mag-review. Pero kung ay, ginamit mo yung oras mo soul winning, o di habulin mo, kung anong score mo, yun na yun. Pastor, hindi pala tama yung tinuturo mo dyan, paano kung bumagsak nga? Eh baka talagang dapat ka bumagsak. Hindi ko rin susuko to, amen? Hindi ako sabihin, pastor, eh, dapat nag-review na lang. Para pag yumaman siya, saka mag-atize dyan. Hindi nga yun ang goal natin eh. Ang goal natin dito, both long term tsaka short term. Ibig sabihin, yes, kung pinipipare mo dating later na yumaman ka, kung gamitin ka ng Diyos at magbigay sa church kung ano man yan, eh, ngayon, kung di mo nga magawa ngayon, hindi ka magtapat ngayon, hindi ka mag-effort ngayon, hindi mo bigyan ng panahon yung importante ngayon, maangako ka pa later. Sino niloko mo? May budget mo yung oras mo. Gawin mo na ngayon yan. So handa mo na. Baka mabagsak ako, baka bumagsak ako. Handa mo na yung puso mo dyan. Baka sigawan ako, handa mo yan. Pero anticipate the best. Kasi ito, ano sa palagay nyo nangyari dito? Kung soul winner ka, ganito yung na-win mo. Hindi lang nagsisi, talaga namang ano, may action pa after niyang maligtas. Meron pang nakakatuwa yan. Amen? So ang gusto ko sabihin dito sa point na to, para tuloy-tuloy ka, di ba? Kasi iba kaya hindi nagtutuloy-tuloy, na-disappoint eh. Ang dami ko na nakitang ganyan. Hindi lang sinasabi nyo, pero iba kasi ganun. Naalala ko, simula nito, hindi na sumama to kasi na-experience na. Hindi niya napagandaan. Hindi niya alam pag soul winner ka, handa mo yung puso mo. May magandang mangyayari, may pangit. Pero still, yung gawain ng Diyos, bakit ihinto? Di ba? Eh, meron naman tayo dyan, 3,000 dyan eh. Ano, hanggang dyan, tuldo ka na natin. Tuloy pa tayo, amen? So, number 5, hope for the best but prepare for the worst. Dapat ganun yung attitude natin pag naligtas to, saya nito, or ano man yan. Huwag nyo agad yung expect yung ano, pag merienda yun or something. Huwag muna yun. Amen? Amen. Last, gutom na ba kayo? 10 minutes lang po. Last. Verse 9 and 10. Sorry, ito pala yung kadukso nun. Kaya malinaw pong kaligtasan niya. Ha? Sinabi sa Galatians, di ba? Ang anak ni Abraham, anak din ng Diyos, and therefore heirs to salvation. Heirs of the promise made to Christ. Therefore, ligtas, di ba? Pag anak ni Abraham. Nandindihan niya. Kaya sabi dito, this day salvation come to this house. So, hindi lang si Zacchaeus yung naligtas, ha? Pati yung mga kamag-anakan niya. Hindi sinabi kung lahat or basta at least yung mga pamilya niya napakinig. At pag sinabing kaligtasan sa bahay na to, sa bahayan na to, ibig sabihin maraming naligtas. Amen ba yun? Amen. Salamat doon, no? Dapat tayo ay matuwa. Pero last na point na, sabi nito, for the Son of Man is coming to seek and to save that which was lost. So, ano yung sabihin dito? Pag nag-soul winning tayo, kaya ako inuuna ko na agad eh, kasi ako rin makipag-sayangan ng oras, ng pagod. Kamusta po kayo dito? Parang yung iglesia ni ano, Jehovah's Portway. Kamusta po kayo dito? Ano may matutulong namin sa iyo? Hindi, pag tayo, i-share po namin salitaan Diyos para maligtas kayo. Ganun agad. Wala nang ano-ano pa. Kung ayaw niya, wag. Kung gusto niya, okay. Okay? Kasi yun naman ang Panginoon, di ba? Bakit siya napunta dito? Para pagpalain tayo. Hindi, wala akong nakitang ganun. Ayun, John 10:10 po. Hindi, minisinterpret nila yun. Yung life, abundant life. I am come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ayun, no? May kayamanan yung pastor. No? Pwede, pero malamang sa hindi pa rin. Kaligtasan ang unang gusto ng Panginoon. Amen? Kasi kung kayo kayamanan, dapat siya na inauna dun. Nagpayaman din siya dito para model siya sa atin, tama ba? Kasi kung yun ang goal natin, dapat una siya, di ba? Kasi hindi nga eh. Kasi ang kanyang mission is hanapin at iligtas ang mga nawawala. Malinaw po yan. Kaya yung iba again, kung di ka soul winner, anong ginagawa mo? Nag-preach ka para ano? Dapat dito ka nakapokus kasi ito nga yung mission ni Jesus eh. Amen. Sabi mo, lingkod ka ng Diyos, anong ginagawa mo? Magpipreach mo sa church, okay naman yun.
Mag-soul winning ba kayo? Minsan. Parang ganito. Anong business mo kunwari? Na nagtuturo ka, teacher ka. Anong goal ng teacher? Hindi, para sumeldo, di ba? Yung ibang teacher, ganun. Makita na pumasok, kaya papasok yun. Talagang pasok, literal. Eh, may mga checker minsan yan, di ba? Pumasok ba si Miss Yesha? Kanya klase. Opo, yun, sige, sa sweldo na yun. Minsan iba, ganun, kahit sa opisina. Kaya ando, para sumeldo. Eh, okay yung sweldo, pero kasama, hindi yung, hindi yung main ano dun eh. Kaya andun ka para matuto yung mga estudyante. Kaya minsan, kausapin mo rin yung teacher ka. Amen? Kung pastor ka, ganun din. Alamin mo kung anong pinagdadaanan yung mga yan. Natututo ba? Tanungin mo rin. Hindi yung puro, okay. Praise the Lord tayo. Lalo pag napakalaking church, palagi mo natututo pa yung mga yon. Wala na, parang Catholic na rin. Sa pagsarubang dami niyan. Eh sa ating nga minsan dito, minsan nagugulat na lang ako eh. Minsan hindi pala natututo yung iba. Ano nangyayari? So again, ang point natin dito, yung pinaka-mission statement ng Diyos, pinaka-importante yun. So anong dapat natin gawin? Hindi dapat maging party tayo dun. Hindi tayo magliligtas ha, pero ipresent natin si Jesus para maligtas sila. So in a way, ganun din. Pero still, ang point natin dito, the Lord will be the one to do the seeking. Kasi sabi niya, I am come to seek and to save that which was lost. Sabi pala dyan, Son of Man. So bakit Son of Man? Wala sinabi dito. Pero, ang Panginoon, pwede niyang sabing I and come. Pero sabi niya, Son of Man. Pwede ni Son of God. Pero bakit Son of Man? Wala sinabi dito again. Ha? Pero I believe, ang emphasis dito, bakit Son of Man? Kasi nga, later siya iaalis eh. So yung sabihin, siya ay anak ng tao. Ngayon, tayo, tao. So pwede pala na makibahagi tayo doon. Kasi yun nga ginawa ng Son of Man eh. Amen? Siya ay anak ng Diyos, anak din siya ng tao. Alam natin yung katawang tao siya, anak siya ni Mary. So hindi tayo pag soul winner ka, hindi ko gawain yan eh. Yes, gawain ng Panginoon yan, gawain mo rin yan. Kung again, you will follow in His steps. Sabi sa, ano natin, di ba? Memory verse natin, ha? Saan ba yun? Basta yun. And ang goal, si Jesus, pinakita sa ating example, gayahin natin. Kung soul winner siya, tayo hindi. Ganun ba yun? Eh, siya naman yung magligtas. Yung iba ganyan ka. Manisin mo sa prayer, sa panalangin pa lang eh. Lord, iligtas niyo po, Lord, sila. Pag hindi na gusto winning yung nag-pray na yon, ano sinasabi niya? Parang inutusan ng Diyos. Lord, iligtas mo yan, ha? Ako, gagawin ko, mag-preach lang ako dito. Iligtas mo yan, Lord, ha? Iligtas mo yan. O, ba't di pa naligtas? Hindi niligtas ng Diyos. Ba't di mo siya ran? Amen? Gutom na talaga kayo. Ako, nahihirapan na. Mayroon pa mag-amen? Mayroon mag-amen? Sige, magkakaroon din tayo ng message. Yan ako na, ganyan din ako dati. Pero may message si Pastor sa about amen, yun lang. Magkaalaman tayo. Amen? Amen. Yung hinihingi ko sa iyo, sige, nag-a-agree kayo. Ngayon, hindi nyo kailangan sabihin nyo, pero mas maganda sabihin nyo rin. Amen? Amen. Kasi para sinusugunda, eh, tama naman yun. Amen! Amen! Praise the Lord, tama! That's right! Ganun po yung amen. Amen. Ngayon, tapusin ko na, ha? Ang dapat natin gawin? Pwede ba maging mapagmahal tayo sa kaluluwa? Amen? Amen! Nakapunta sa impyerno. Problema niya yun. So, hindi natin kaya iligtas lahat, pero di ba? Ano ba naman yung mag-effort tayo? Isang linggo, isa. Dalawa, kung anong kaya mo. Isang kaluluwa, dalawang kaluluwa. Huwag naman sabi ng iba na isa lang sa isang tao. Huwag naman ganun. Para, kung baga sa nagtatrabawa, anong gusto mo lang, ano na lang yun eh. Nang wala lang eh. Ito pala yung point number 6. The Lord will be the one who will do the seeking and the saving, but we should be instrumental on the same. Okay? Magpagamit tayo para nga maligtas yung tao na yun. Sinabi niya na yun, nasa langit na siya, hindi mo siya bababa ulit, later na. Sabi niya, she have committed unto us the, ano ba yun? Gospel of Reconciliation ba yun? Sabi niya, ibig sabihin, sa atin kinumit, ibig sabihin, pinagkatiwala ng Panginoon yung pag-share ng gospel ngayon. Amen? Amen. Yun ang totoo.
Though kasamaan tayo ng Holy Spirit, ng salita, tayo yung lalabas. Amen? Huwag na tayong gumaya sa iba. Amen? Amen. Let's go soul winning. Amen? Amen. Bukas, gusto nyo? Amen. May time lang. May time lang. Amen? Amen. Opportunity. Sabi ka, point number one, huwag nyo palampasin. Okay na okay yan. Mahirap pa ito, pwede maging madali. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na ma-revive ulit ang bawat isa, Panginoon. Yung iba na tinatamad, yung iba na nagdadalawang isip, yung iba na masyadong ang tingin mo sa problema, soul winning, napakahirap naman, di naman tama rin. I pray, Panginoon, na bigyan niyo kami ng alakasan ng loob din po, Lord, na talino. Excitement din, Panginoon, na talaga may mga di pa kami alam, pwede namang alamin, tuklasin, at pwedeng manalangit, Panginoon, pwede rin sumama lang, silent partner, pwede rin tumulong lang, kung ano yung natutulong. But especially, Panginoon, may marami po nagsabi rin, gusto nila maging soul winner, salamat po dyan. Hindi lang po ito maging manatiling desire lang or panalangin lang, hindi, Panginoon. May time din na kailangan practical application, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pag-ibig sa mga kaluluwa. Yung iba po, hindi marireach ng ibang tao, kami lang minsan makakareach sa kanila. Gumawa po kami ng effort, Panginoon, mag time, opportunity, Panginoon. Huwag namin palampasin. Minsan, pwede na kami gumawa ng opportunity namin sarili. Create opportunity, Panginoon, para kami mag-share. Schedule po yan. Sa church namin, schedule naman yan. Nakita namin din yung iba na wala na. Iba naman, nire-revive nila. Iba naman ay nahihirapan din. But I pray, Panginoon, na kayo pong kumilos again. Tulungan niyo pong kami. Alalayan, Panginoon, gabayan. At bigyan ng biyaya, Panginoon. Gusto po namin mag-soul winning. At hanggang kami po ikunin nyo na. At I pray, yung skills po, Lord, ma-acquire din namin. Hindi pa kaya. Iba naman, lakas ng loob, kapayapaan din, tapang. So, kayong, again po, kami po magpala sa amin. Ibig sa amin kakayo ng Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.